Hello mga ka-travel, panibagong vlog, panibagong lugar naman ang ating papasyalan. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Calamansig. Ang Calamansig is the first class municipality of the second district of province of Sultan Kudarat. According to 2020 census, it has a population of 50,900 people and has 15 barangay. Ang pangalang Calamansig ay hango sa Manobo term na Kulamansu Mayig, literally means in Manobo, Kulaman is in the water. Nakalaunan ay tinawag ng Calamansig in honor to the tribal leader na si Sultan Kulaman. Nagkaroon kasi ng trahedya that time na minsang rumagasa ang tubig sa ilog at sa di inaasahang pangyayari ay natangay si Sultan Kulaman. Si Sultan Kulaman ay famous noong 17th century. According to the legend, they are the first inhabitant in this area. Ang Calamansig ay tahanan din ng mga importanteng various species, marine wildlife and plants na mayroon ang ating planeta. At ang famous dito ay ang kadiscover lang na giant tangilok. At ito ay tinaguri ang the biggest sea form in the world. At sa Calamansig Bay mo lang matatagpuan. At ang blue grouper o lapu-lapu at violet grouper ay di mo matatagpuan anywhere in this world. Dito lang sa Sangay Paril Coral Reef na parte ng Calamansig. Ang Calamansig ay meron ding magagandang beach, no? Tulad ng Poral Beach, Tayandak Beach at ang famous na Balut Island. At meron pa dito malapit sa Tubo-Tubo yung White Sand Indian at sa Paril, marami. So sa tulong sana ng Department of Tourism, sana ay matulungan itong mga ma-develop itong mga lugar na to tulad ng Sabanal, napakalamig, ang ganda. Ang ganda ng mountain range, parang naalala ko yung sa Osmeña Peak sa Cebu. Ang ganda. Sana sa LGU ma-develop pa ito kasi yung ibang lugar na wala namang mga factory, wala namang mga commercial na malalaking commercial establishment na meron sana. Pero maunlad yung bayan nila dahil sa turismo. Nasa Calamansig na lahat, meron tayong mga mountain ranges, mga malamig ang klima, meron tayong isa sa pinaka magagandang beach ng mayroon ang Mindanao, kaya pwedeng maging summer capital ang Calamansig ng Sultan Kudarat dahil sa kaya sabi nila bayan ng pinagpala. Nandiyan na lahat, given na lahat. Ano pang natin, di ba? Kailangan lang talaga ito ma-develop para yung mga tao magkaroon ng hanap buhay. Parang umulan na. Ito yung ating Calamansig. Ito nasa kaliwa natin ay ang Municipal Plaza. At itong nasa kanan natin, ito yung Calamansig Municipal Hall. Ayan. Ito naman ay ang Calamansig Central Pilot School na ngayon ay Dato Ugyabar Pilot School. Ayan.
Palamansig. Bukas na lang, mamayang hapon na lang. Ano na? Itong nasa harap natin, ito yung Sultan Kudarat State University, Calamansig Campus. Ayan. Ito yung old supermarket ng Calamansig. Wala na, no? Talagang bulok-bulok na. At ito yung nilipat doon sa malapit sa Peaceport ng Calamansig, in between ng Pag-asa at ng Poblasyon. Ito ay papuntang Barangay Santa Maria at ng Barangay Dumangas Nuevo. Pupunta tayo ng Poral Beach at ng Tayandak Beach. Itong sa kanan natin, ito yung sa dulo, yung sa dulo, yung sa gitna, yan yung airport ng Calamansig. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Santa Maria. Ganda rito, no? Talagang probinsyang-probinsya. Makikita mo yung mga palayaan. Talagang typical na probinsya. Tahimik. Sa ngayon, ano, maganda ang Calamansig, talagang peaceful na, no? Hindi katulad dati. Ito tayo ngayon sa Poral Beach. Ito yung famous na beach dito sa Calamansig, no? Ito ay libre, ano, libre sa lahat, para sa publiko. Dati ang buhangin diyan ay tinatawag namin black sand. Talagang as in maitim yung ano diyan, no? Maitim yung buhangin diyan. Tapos pag lumipat ka sa kabila, ayan, ito yung ngayon na ito na yung dulo ng Poral Beach. Dati ano yan, black sand yan, paikot yan doon. Ayaw ko ba, nung pagbalik ko, ganito lang yung kulay ng ano, ng buhangin. Ayan, yung anak ko tuwan-tuwa eh. Yan, itong tulay na bagong gawa lang yata ito. Ito yung papunta namang ano, puntang Tayandak Beach, yung pinakasikat din na Tayandak Beach. At maganda ang ano doon, maganda ang buhangin ito, kita mo yan.
Di ba? Ang kagandahan dito sa Tayandak Beach, hindi siya ano, hindi siya biglang ilalim. Kasi may mga bata na paligo yung mga bata diyan, no, sa tabi. Maganda tong beach na to kasi hindi siya yung biglang lalim. Kaya kung may mga anak ka na ano, mas safe dito, no. Yan. Di ba? Malinis. Tapos yung buhangin niya kakaiba, golden sand. At doon sa kabila naman, sa likod niyan, ibang kulay naman yung buhangin doon, pure white sand naman yun nandoon. Kaya kung dati may napanood ako na drone galing dito sa Poral is black, then pagdating sa Tayandak nagiging gold, tapos pagdating malapit dun sa may tubo-tubo ay white sand na. Kaya ang ganda tingnan sa taas. Ang hirap magmotor dito, mabuhangin, ang daming tao. Itong lugar na to, no, hindi mo talaga mapigilan ang turista dito. Talagang sobrang dami ng taong iba nang galing pa ng UP, Basak, Salibak. Ang iba galing pa ng SNA. Yan, talagang pinaka pagdating sa dagat, ano, lahat talaga ng kalapit lugar ng Kalamansig ay dito talaga pumupunta. So siguro pag-isipan ng ano LGU, ano, para kung paano kumita yung Kalamansig. Pwede kayong maningil ng ano, kahit na 5 pesos lang environmental fee. Legal naman yun, nasa batas natin yun. Para kumita rin yung ano, yung local government natin. Siyempre ang kabalikat yan, siguro konting development, di ba? Pwede mo kayo mag-usap ng mga resort owner para naman may karoon ng konting ano. Kasi pang long term naman yung development na yan, eh. Para din naman sa bayan ng Kalamansig. Nakikita ko dito sa Kalamansig na to talagang ang turismo talaga ang pinaka magbo-boom dito. Kasi sunod-sunod na, eh, kung maganda yung turismo, lahat na hotel, sunod-sunod na yan, mall. Kaya dapat ito, suggestion lang naman, huwag niyong masamain, ha. Pwede niyong i-try, mag-research kayo katulad na ng mga nasa Palawan, yung mga nasa Laguna, na mga wala naman talagang ano, nabubuhay lang talaga yung government nila, na sa turismo lang umaasa. Development dito sa area na to. Kasi kung magkaroon ng ano yan, kalsada papuntang Tayandak hanggang doon bago magtubo-tubo, ako, dudumugin kayo ng turista dito. Maniwala kayo. Dudumugin kayo ng mga turista dito at yung mga resort na yan. Hindi lang malamang mga taga Cotabato baka dito pa pumunta. Taga Tacorong Isulan, maganda na yung kalsada diyan saan papuntang SNA. Kasi malapit lang naman, eh. Kung tutusin ko, maganda lang yung kalsada from SNA to Kalamansig. Sobrang bilis lang. Lalo kung pababa.
Kaya malaking ano, ang turismo talaga, nakikita ko sa Calamansi ay isang factor na pag-develop ano. Lalo na yung sa banal area bago mag-ano. Nandun na lahat eh, nandun na. Nakikita ko na. Kahit sa mga tabi-tabi nga lang, may mga strawberry. So, sana nung mabigyan ng pansin ng NGO na mag-focus na lang muna sa tourism o sa turismo para naman eh magkaroon ng kabuhayan niya ating mga sabay-sabay yan, yung mga balabal magkaroon ng hanap buhayan lahat, pati yung mga maliliit na mga hotel ano, o kaya apartel lodge, yan lahat yan sabay-sabay yan. At baka magkaroon na rin ng mall. Siyempre sa dami na tao at sikat na, di ba? Uy, maganda sa Calamansi. Marami kang choices. Peace mo naman ang Calamansi ngayon eh, katulad ng dati. Malaki na yung pinagbago ng Calamansi. Nakuryente no ka? Nakuryente no? Baba mo konti. Palpad kami sa dam. Takot yung mga puwalo, kambing. Oh. May dam pala dito. Pero mga maligo dito, no?
Ayun, wala mo yung mga bata, ano ko. Ayun o, oh, baka mabangga doon sa ano. Hindi alam ng mga bata o. Oh. Ayun o, oh, sa mga bata. Ayun, lumakit sa taas. Pababa mo konti yan. Ang ganda talaga ng Calamansig sa aerial view, ano? Ayan. Makikita mo talagang, ano, parang nakakahintulad siya ng Manila Bay. Pwede mong tawaging The Little Manila Bay. Ayan. Alam mo ba, ang Calamansig ay may dalawang airport. Kaya nga lang, ito ay napaglumaan na hindi na nagagamit dahil siguro wala namang talagang o pupuntahan sa Calamansig o kaya income yung mga tao na labas-pasok sa Calamansig. Meron tayong airport nandyan sa may poblasyon, ano? At saka yung nandyan sa Santa Clara. Meron din tayong dalawang pier. Yung isa sa Calamansig at isa yung nasa Santa Clara pa rin, ano? Pero medyo luma na talaga yung, so medyo sira-sira na yung nasa Santa Clara. So, yan eh, siguro pwedeng pag-isipan yan, ano? Pwedeng i-develop yan, gawing pre-port zone na katulad ng ginagawa ng Cavite, ano? Na magkaroon sila ng isang lupain na para lang sa mga commercial, walang tax yun lahat. Ang income lang, ang nakukuha lang talaga ng gobyerno doon yan, yung mga tao nagkaroon ng trabaho. Yun talaga. Katulad ng ano, pwede nyo imbitahan yan yung Nestle Philippines, Nestle o kaya Alaska, yung gumagawa ng mga coffee, ano, yung mga coffee bean, imbis na dalhin pa sa ibang lugar, why not na dyan na lang i-manufacture, karoon pa ng trabaho yung mga tao sa Calamansig. Tsaka talaga naman yung turismo, ano, talagang sana matutukan ng LGU natin. Don't get me wrong, talagang nakikita ko nung January, February, talagang punong po, halos hindi mahulugan ng karayom yung Tayandak at saka Poral Beach. Ewan ko lang sa Balot Island, hindi ako nakapunta ng Balot Island. Siguro sa next video talagang pupuntan ko talaga yung Balot at saka yung Sabanal. Maganda ang location ng Calamansig. Ang Calamansig nga lang ang walang ano eh, promotion ng tourism sa Sok Sargen. Halos lahat ng meron silang promotional. So siguro maging ano, maging ano lang yung tourism sa Calamansig, maging focus, ano. Siguro yan ang magiging ano, magdadala ng improvement ng Calamansig. Kasi yung mga rider diyan galing ng Calamansig, galing ng ibang lugar, Cotabato, NS, SNA, yun, di ba, yung mga taga-Palimbang, pwedeng pumunta ng Calamansig, di ba? Napakalapit na, maganda yung mga kalsada. Tsaka yung kalsada papuntang Sabanal, talagang hirap. Ano? Sana maayos na rin yun. Kung ihahambing mo sa mga bulubundukin ng Luzon, ano, katulad ng mga Benguet, Sagada, yun, mga talagang makikita mo talagang nag-boom sila dahil sa turismo. Alam mo, ang mga tao kasi, alam mo, katulad yan, yung mga nasa isulan, naghahanap talaga ng mga lugar yan na ano, ang kadalasan talaga hinahanap nila yan, dagat. Malamang hindi lang taga-SNA, isulan, takurong pupunta ng Calamansig yan. Kung maganda-ganda pa yung promotion ng gagawin para sa tourism ng Calamansig, eh, talagang maakit yung mga tao. Ah, magkakaroon ng income yan yung mga habal-habal dyan, di ba? Yung mga dapat i-implement na rin yung ano, yung pinatawag na environmental fee, legal naman yun eh, para magkaroon ng income ng Calamansig. Tsaka yung mga karoon din ng mga ano, mag-seminar kayo ng mga tour guide para naman eh, ano, yung mga tours, pag-aralan na ano, no? Pwede yan, pwede kayong umikot ng magmula sa Poral, Tayandak,
to Balot Island to Paril na magkaroon day tour. Yan, yung mga kababayan natin na mga pag-ari natin dyan, magkaroon ng income, mga bangka nila, di ba? Magkaroon ng ano, ng mga tourist na pwedeng umikot dyan. Malaking ano yun. Tapos, ano, singilin nyo ng environmental fee, laki income rin kahit paano, di ba? Tulong sa Calamansi.